Ano kaya ang kaganapan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila? Darling Fifi, anong chika on the road mo? Chika on the road! Happy Pride, mga ka-vive! Rise and shine! Darling Gas, rise and shine sa ating mga ka-vive! Siyempre, last day of the Pride Month, kaya talaga dapat gantong outfitan ng inyong kaviveng si Fifi. Pero siyempre, hindi tayo magpapahuli sa pagatid ng mga latest chika on the road. Well, una rito siyempre, no, para sa ating mga kavive, no, nasan ba yung... Ito na pala. Nako, muntik na mawala yung aking script, oo. Oh. Abay, tuloy-tuloy na po ang good vibes na nararamdaman ng ating mga kavive sa pagsakay sa MRT3 dahil matapos ito ibida ng Department of Transportation yung mga comments ng ating mga kavive, no, sa kanilang social media pages. Anila, malamig, maluwag, walang aberya sa MRT3. Ani DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Libiran, ito ay dahil na rin sa 216 na bagong air conditioning units o tatlong aircon, air conditioning units kada bagon ng MRT3. May isa pang nagsabi, may nagkayakap daw na magjowa sa MRT3. Eh pwede niyo po i-report yan sa ating transport marshal dahil yan ay violation on social distancing. Kaya, ito pa, magandang balita ulit ha. Dahil tuloy-tuloy ang mga kawani ng MMDA sa paghahakot ng mga basura sa mga estero sa Metro Manila, gaya na lamang dyan sa may pinagsama creek sa Taguig City. Bahagi ito ng Metro Bayanihan, I Love Metro Manila, na layunin ang pangkalahatang kalinisan sa pamamagitan ng mga operations gaya ng sidewalk clearing, anti-littering, declogging at anti-dengue drive. Kaya tayo mismo, simulan natin sa ating mga tahanan ang kalinisan para syempre maiwasan ang pagbaha, tayo magka-dengue at marami pang iba. At tara, silipin po natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, aka Chika on the Road. Unay po natin ngayon dito sa may mga dito sa mga papunta ng Ortigas, no? Mula doon sa may Cubao Tunnel, papasok dyan sa may San Tolan Flyover, magsisimula na yung moderate to slow moving traffic situation. At aabot yan hanggang dyan sa may Ortigas Flyover para sa mga kumakaliwa, papunta ng Pasig at dumediretso sa main artery ng EDSA. Tapos noon, tanging doon lamang sa mga tunnels at flyovers sa kakaroon lamang ng mga build-up ng mga sasakyan. Pero once green going ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Samantala, ito namang northbound, walang problema dahil light naman ang sitwasyon sa oras na ito. Next location tayo, dito tayo ngayon sa may kahabaan ng C5. Sa oras na ito, bagamat tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic, asahan na maya-maya lamang ay magkakaroon na ng build-up ng mga sasakyan dyan sa southbound hanggang sa makarating kayo dyan sa may Makati-Pasig Bridge. Pero makalampas naman going SLEX at BGC, no problem, light naman ang sitwasyon ng trapiko. Northbound, no problem, tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko. Next location tayo, silipin natin ngayon dito sa may South Luzon Expressway. Abay, kahit Wednesday, marami ang bumabiyayo, pamunta ng Norte, pamunta ng Maynila, at sa mga kumakaliwa ng EDSA. Bagamat makapal ang volume ng mga sasakyan, ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko. Ito namang papunta ng southbound, walang problema, dahil dire-diretso ang inyong magiging biyahe, walang aberya yan. Last location tayo, dito tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue. Yung eastbound, di ba punta ng Bulacan, Fairview, Nova Liches, North Caloocan, light naman ang sitwasyon ng trapiko. Samantala, dito naman, sa may St. Peter pa lamang, no, malapit sa may Barangay Holy Spirit at sa Don Antonio, may build-up na ng mga sasakyan, pero tuloy-tuloy pa naman yung daloy ng trapiko. Asahan ay pagdating dyan sa Elliptical Road, magkakaroon lamang ng onting build-up ng mga sasakyan para doon sa mga kumakain na pamunta ng Elliptical Road at yung mga galing ng Kalayaan Avenue at bumabagtas din ng Elliptical Road. Pero pagkadiretso nyo naman dyan sa Quezon Avenue, Kalayaan Avenue at East Avenue, ay dire-diretso naman ang inyong magiging biyahe. Lifted pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila dahil pa rin sa patuloy na pinaiiral na general community quarantine status with some restrictions sa NCR Plus bubble. Liban na lang po yan sa lungsod ng Makati na nagpapatupad ng modified number coding scheme. Ibig sabihin, kung last digit ng iyong car plate ay numbers 5 and 6, bawal ka bumiyay sa Makati. And for other traffic updates, silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website at kung may emergency man. Pero
backlog, naman po sana ay tawag na sa hotline ng MMDA na 136. Yan muna ang latest chika on the road mula rito sa MMDA Metrobase. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your traffic chick, Fifi, para sa bayan. Happy weekend, mga ka-vive! Magbabalik pa ang pinakambongga morning show ng bansa, Rise and Shine, Pilipinas!